Alright, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre, welcome po sa programa ng Ahon sa Kahirapan. Yung lingkod, Mr. Danny, mga has. Magbibigay po tayo ulit ng mga kagaraman, updates, kung ano po ba ang bago ngayon sa Kapa Community Incorporated. Yung pong mga kaibigan natin na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin po sa Kapa, no? Yung po ang panawagan ni Paso Joel Apolinario, eh. Magsama-sama lang daw po tayo, magkaisa at magantay lang po tayo, no? Sapagkat hindi naman po talaga kadali, ano, sa totoo lang, no? Tatlong taon nga po tayong nabigyan ng biyaya ni Paso Joel Apolinario at nainaahon tayo sa kahirapan. Yung ilang buwan lang ba na pag-aantay, no? Eh sana mapapagtiisan po ng mga miyembro ng Kapa yan, sapagkat kung sa totoo naman po, tagal din naman po nakatanggap ng blessing at napagtulong yung mga miyembro ng Kapa sa tatlong taon na tumindig ang Kapa, eh lahat naman po natulungan, ano? So itong dumaranas po tayo ng problema, at tayo po ay kinainggitan, ano, tayo po ay pinersonal, eh inaayos naman po, no? So antay lang po tayo, no? Hindi po kami nagpapaasa, lagi po namin uulit-ulitin sasabihin sa inyo yan. Hindi po kami nagpapaasa, wala naman po kami mapapala, eh. Di ba, kung kami po ay magsasalita ng hindi tama, no? Ang sinasabi lang po namin, no? Meron pong ginagawang aksyon at talaga naman pong inaayos ng buong Kapa, especially our founder Paso Joel Apolinario, sampu ng kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga kasamahan at ang kanyang legal team na talaga namang hanggang ngayon, no, naka-update naman po kami, hindi lang masyadong binibigay yung update sa lahat, pero patunay po na talagang tinatrabaho po ng legal team ng Kapa Community Incorporated itong issue ng usapin ng pang-Kapa para magbukas muli, ano? O kaya lang po, wag ho tayong maniniwala dun sa mga negatibong reaksyon, sapagkat hindi naman po sila sigurado sa kanilang binabanggit, sapagkat po ang ating pong usapin ay nasa korte po ito, eh, no? Korte po ang pwede magsabi, korte po ang pwede magbigay ng impormasyon kung ano ba talaga ang magiging resulta ng usapin ng Kapa. Siyempre po, positive po yan. Ibig sabihin, talaga naman nakita po namin yung kumbaga tinimbang po namin yung reklamo, no? Wala hong kabigat-bigat, eh, no? Wala hong kabigat-bigat yung reklamo doon sa ating founder Joel Apolinario. At kasi po tinimbang po yan, pinag-aralan, hindi naman po pwedeng madaliin, ano, yung desisyon ng DOJ laban doon sa sinampa ng SEC doon sa ating Kapa founder Joel Apolinario, ano? At ang maganda lang po dito, gumugulong, may abogado at talaga naman pong tinatrabaho. Tama po yun, maglalabas po ng desisyon ng DOJ panel o prosecution kung may probable cause, o ibig sabihin kung meron bang dahilan o may bigat para ituloy po ay ipaso sa regional trial court yung kaso ng SEC, kung dapat bang tanggapin o dapat bang ibasura na lang yung ikinaso ng SEC sa atin o sa Kapa Community Incorporated. Maging pasensyado po tayo at magsama-sama lang po tayo na in the end, no, magbabalik po ang Kapa, at the same time, no, magbabalik din po yung biyaya na tinatanggap po natin sa Kapa, no. Hindi po kami nagpapaasa, kasi alam mo, sa totoo lang po, tayo po mga Pilipino, may mga sarili po tayong utak, at alam naman po natin lahat tayo matatalino, no. Alam naman po ninyo kung pinapaasa kayo o hindi. Napakarunong po ng lahat ng mga miyembro ng Kapa, yung 5 milyon na miyembro ng Kapa, sa totoo lang po, napakatalino po niyan, ano ibig sabihin. Kaya nga po yan nagsumama sa Kapa. Kaya nga po sila nag-join sa Kapa, sa Kapa Ministry, dahil alam po nila dito po sila mabubusog sa spiritual, at the same time matutulungan po sila doon sa kanilang mga pangangailangan, no? Yung mga pangangailangan pinansyal, sinasabi nga ng tiga isang negatibo nagre-react sa atin. Anong pangangailangan? Wala ho, lahat po tayo may pangangailangan. Ano yung mga pangangailangan natin? Siyempre po yung ating obligasyon bilang ama, bilang magulang, no? Yung obligasyon natin na pag-aralin natin yung mga anak natin, yung obligasyon po natin na subaybayan ang kanilang paglaki at maabot ang kanilang mga pangarap. Ano pa yung isang obligasyon natin? Obligasyon po natin na maglingkod sa bayan at maglingkod sa Diyos. Obligasyon natin mabayaran ang ating kuryente at ilaw tubig, no? So may mga obligasyon po tayo, no? So tama po yung sinasabi na lahat po ng mga Pilipino nagmiyembro ng Kapa, lahat po yan matatalino. Hindi po natin mauutuyan kung sila pinaasa o hindi. Alam po nila yan. Kaya po, hindi po ninyo mauutuyan kahit ano pong sabihin nyo na ang managsasalita pabor sa Kapa ay nagpapaasa lang doon sa mga miyembro ng Kapa.
Ngayon ko may mga nagpatiwakal man na dumaan ng depresyon dahil sa miyembro ng Kapa. Hindi po kasalanan ng Kapa yun. Kasalanan po yung kung sino ang nagpasara at sino ho ba ang nagreklamo kay Kapa, sapagkat ano bang ginagawa ng Paso Jowa o Apolinario, tumutulong lang po eh. Kaya nga po nagpakamatay o na-depression tao na yun, sapagkat yung kanyang naibigay na magandang biyaya sa kanyang mga anak at nabigay niyong pangarap, naputol! Naputol, oh, naputol yung ibig sabihin, hindi na po matutuloy dahil nga po pinasara ng Kapa. No, sino ho may kasalanan? Ang Kapa o yung nagpasara? So mag-iisip po yung mga negatibong reaction. No? Huwag po kayong padalos-dalos ng inyong mga kwento, sapagkat hindi ho nakakabuti sa amin yan, mga miyembro ng Kapa. No? Alright, so ganun lang po yung binabanggit natin. Ano? Kasi po kung hindi po tayo maniniwala, eh pero nasa inyong desisyon po yan. Pero sinasabi po namin, no? Kasi po, hindi naman po tayo lalaban na kung alang alane, eh. Di ba? Ibig sabihin, bakit pa po lalaban kung talagang wala ng pag-asa? Di magsasabi na lang po kami na wala kong pag-asa ang Kapa para hindi magbukas. Kaya lang, talaga pong meron pa po, talagang bubukas pa po ang Kapa. Talaga pong ang Kapa po ay inaayos, no? At nagkaroon naman po tayo ng bargaining sa gobyerno, no? Para hindi po tayo magsagawa ng isang malaking pagkilos, at nagkaroon po ng meeting yung mga government official sa ating po mga legal team ng Kapa, at talaga naman pong bibigyan tayo ng parehas na due process. Ano, titimbangin po yan, ano, at titingnan po natin kung talaga bang may bigat yung ikinaso ng SEC dito sa Kapa. At siyempre po, minabanggit po natin, tama po, mag-antay lang po tayo. Yung tatlong taon nga po na binigyan tayo ng biyaya ng pang ating Pastor Jovel Apunario, hindi pa ba tayo mga pag-antay, ano? So tahimik po tayo ngayon, hindi po masyado nasasalita yung ating Founder Jovel Apunario, sapagkat may nasa due process na po tayo. Yung pong advice ng abogado na para hindi po masyadong maging controversial, at least hindi po maging magkamali ng bitaw ang ating Founder Jovel Apunario na hindi makakabuti sa ating kaso, mas mabuti po sigurong tahimik muna si Pastor Joel Apolinario. Pero po kami ang inyong lingkod sa Ahon sa Kahirapan, nagsasalita po para po mabigyan kayo ng updates. At the same time, mabigyan po ng konting kaliwanagan ng isip ng mga membro ng Kapa na talaga namang baon na baon na baon na sila sa kanilang pagkakautang, at talaga namang lugmok na po sila doon sa kahirapan. No? Ang hirap po talagang maging mahirap. Marami po mga Kapa members na ayaw na pong bumalik sa kahirapan. Kaya nga po ginagawa nila ang lahat eh. Ginagawa po nilang lahat sapagkat ayaw na po nilang bumalik sa kahirapan, dahil naramdaman po nila yung sarap ng buhay. Yung maayahawon ka sa malaimpiernong kahirapan na naibigay ng Kapa ang bawat tulong sa mga membro ng pamilya, na mga miyembro ng Kapa, nabigay po nila yun eh, yung kanilang ginhawa sa buhay. Yan po namin kayo ng tamang update sa tamang balita patungkol sa usapin ng Kapa Community Incorporated. Mapaliwanagan namin kayo, at yung mga meron naman po mga miyembro ng Kapa na nagbibigay po sa amin ng mensahe na hindi kayang sabihin sa kanyang mga kamag-anak na sarado na yung Kapa, na up to now, na hinto na yung blessing, pwede po kami ang maging daan para po makausap namin sila. No? Ang sa akin lang po, wag ho tayo magbibigay yung magte-text kung ang text po ay kung magbubukas po ang Kapa. Eh sa live po, lagi natin binabanggit po yan. Ano? Napupuno po kasi yung aking text inbox ng kung magbubukas pa po yung Kapa. Siguro ang tanong po ninyo, anong mga balita, anong mga updates. No? Kasi kung puro ganun po, alam naman po natin na wala pa naman tayong sure na date kung kailan magbubukas yung Kapa. Pero po, yun ang sinasabi po namin, inaayos naman po ang lahat-lahat. Kaya mag-aantay lang po tayo. At huwag po tayong may inip kapagkat talaga namang ang ating Founder Joel Apolinario ay tunay na talagang inaasikaso itong ating problema.